Magandang araw mga kabugis. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon kung ano yung pinakamaganda na potting mix sa mga bugibili na natin, yung grafted. Yung pang malalaki ang puno na binubunot pagka ni pinapat saka ginagrapan. Yan yung magaganda na halaman ngayon na medyo mahal. Kasi yan yung malalaki nga ang puno na yan, nakatalim sa lupa yan, binubunot. Tatanim natin uli sa pot. Papalitin natin lagayan nila at ilalagay natin ng grab. Masipag mamulaklak. Kahit na ilan ang i-grab mo, pwede kahit na 10, 20 na tuktong. Pero ngayon ang pag-uusapan natin, kung ano yung lupa na pinakamaganda sa kanya, yung potting mix. Yan ang sishare ko sa inyo. Ito, dapat malaman ninyo na, siyempre, para malaman nyo kung ano yung pinakamaganda sa inyo. Kahit baguhan ka pa lang, kahit tatihan ka pa lang nagbobugambilya, dapat malaman natin ito. Pagka dito sa amin, tatlong potting mix ang inaral ko. Sinubukan ko silang lahat. Husgahan natin kung sino yung pinaka the best na potting mix sa mga malalaki na puno na ganito. Ito makita nyo. Grafted ito. Laki ng puno. Ayan ang mga bulaklak niyan, dami. Ito, ang potting mix nito, sandy soil na may halo na rice hull, yung ganito, rice hull. Kasi yung rice hull, hanggang tumatagal dito sa puno, nabubulok siya. Pinaka-abono na niya, hanggang nabubulok yung rice hull, pinaka-abono na niya. Kaya lang ang rice hull, hanggang nagtatagal, bumababa yung lupa. Nakikita nyo, kulang na siya. Eh kung sa inyo, siyempre, ala naman kayong rice hull na marami. Dito sa amin kasi, madali na magdagdag kasi marami akong rice hull na bulok. Haluan ko lang ng sandy soil. Okay na. O kagaya dito, ganito. Ganito siya. Yung kasi medyo siksik na yun, matagal na yun. Ito, tinan nyo. O rice hull yan. Ayan. Ganyan. Pagkara may halo na sandy soil. Iyan yung isa na paraan na i-share ko sa inyo. Ayan ang bulaklak niya. Ayan. Kagaya dito, ito na naman, itong puno na to. Hindi ba, kailangan na naman nadagdagan yan. Siyempre, kasi nga, yung rice hull, nabubulok, bumababa. Ito naman yung isa, yung papakita ko sa inyo. Ito naman, makita niyo yung bulaklak niya, ayan. Ito naman yung rice hull, ito. Rice hull yung dalawa, ayan. Ito naman, iba ang potting mix nito, nakita niyo press na press, Siyempre, kung nakalagay sa bahay ninyo, sa bakuran ninyo, hindi naman kayo yung palit-palit na wala naman kayong rice hull na marami. Ganito ang gawin niyo na potting mix. Pakita nyo ko muna, press na press ang lusog. Ito. Alam nyo ang potting mix nito. Ito yung binubunot din ito, ginagrap, pinagkakasya dyan. Malaking puno ito . Ito naman, dyan naman, kita nyo. Ito naman, puro na sandy soil. Alam niyo yung sandy soil, yun talagang malupa na may kunting buhangin. Yun, kinukuha, yun ang sinasabi ko na garden soil. Ito kinukuha sa malapit sa ilog, yung mga taniman ng mais, yung mga buhagag na lupa, yung hindi tumitigas. Ganyan mo lang, madalis ang yung maburak, kaya nga sa Ilocano sumabog. Para sa inyo, kung bibili kayo o kaya maglalagay kayo kung grafted na ganito, ito ang maganda para sa inyo kasi wala naman kayong pagkukuna ng rice hull, dagdag kayo ng dagdag. Itong sandy soil, ang maganda. Kaya naman dito, makita nyo ito, hindi masyadong nagbawas ng lupa, lalo kung yung ang pot ninyo, ganito. Ganito ang pot nyo, di ba? Bababa siya. Magdadagdag na naman kayo. Ito, nadagdagan na ito, kasi ito, rice hull din, Kaya lang kayo naman sa rice hull naman, marami kayo nito, hindi magastos sa abono. Kasi hanggang nabubulok yung yung rice hull, abono yan. Dito sa sandy soil,
mag-aabono kayo, medyo madalas-dalas kaysa sa rice hull, kasi yung rice hull nga ay abono na yan eh. Ito eh, purong lupa ito eh, na may sandy soil. Pero sa akin, kung kayo ang bibili, yan ang pinakamaganda para dito sa mga grafted na bougainvillea. Oh, makita nyo, pres na pres siya. Oh. Ayan, parehas lang pag-aalaga ako dyan. Diba? Ayan, sandy soil yan. Ulitin natin ha. Rice hull na may halo. Kasi, pagka kasi ano, yung rice hull, tatlong parte ng rice hull, isang parte ng sandy soil, paghahaluin ko yan, ilalagay ko dyan. Kaya, pag nabubulok yung rice hull, bumababa siya. Kaya yan, may sandy soil din. Matibay. Ang isa pa dito sa ano, dito sa, kasi dapat natin malaman eh, di ba? Kaya nga kinukwento ko sa inyo para malaman ninyo. Kaya naman dito sa sandy soil na lupa na ganito nilalagay ninyo. Ito naman, suggest ko lang sa mga grafted, yung talagang malalaki ang puno. Kaya naman dito hindi hahapay. Yung bougainvillea nyo, hindi siya mabubuwal. Kasi yung iba, pagka dito sa akin, kung rice hull, pagka humangin, yung puno na ito dumidikit dito sa may gilid ng isang side. Pero pagka ganito na puro na garden soil ang ilalagay ninyo, yung ang lupa na may sandy soil, may buha-buhang yung konti, hindi siya hahapay, matibay siya. Di ba? Ganda niya. Pero sa akin ito yung pinakamaganda. Ito. Meron pa ako isang papakita sa inyo. Isa pa. Na potting mix din. Ito namang potting mix na kinukwento ko sa inyo, sineshare ko sa inyo para lang doon sa mga grafted na bougainvillea, yung malalaking puno. Iba naman doon sa ano, sa mga rooted na pinapalaki natin, iba. Mas maganda naman yung may rice hull. Mas mabilis ang lumaki, mas maganda, mas mabulas siya. Ito doon sa mga grafted na nilalagay natin. Papakita ko naman sa inyo yung isa. Yung puro na buhangin. Nilagyan ko naman siya ng puro buhangin. Siyempre, itataray natin lahat eh. Ganyan ako eh. Papakita ko sa inyo dito siya. Ito siya yung ano, yung puro na buhangin na nilagay ko. Medyo hindi masyadong malusog. Grafted din ito. Ayan. Dinagdagan ko pa nga siya ng graft na iba kasi na nakukulangan ako sa ganda niya. Ang nilagay ko dyan, puro na ano, buhangin. Napakadali niyang matuyo. Kaya, ayan o, ganyan o. Kasi nga, tinitesting ko nga kung alin ang pinakamaganda, pinakadabes. Ito eh, isa nakita ko. Pinakamaganda pa rin yung ano, yung puro na garden soil, yung sabi ko na may sandy soil. Ito puro na buhangin ito, yung river sand. Ayun oh. S1, kung tawagin sa amin dito, 'di S1 eh. Hindi yung pine sand ito, S1 ang nilagay ko dito. Payat yung halaman. Inaabunuhan ko rin siya pero hindi siya gumaganda, ayan oh. Ganyan siya oh. Para bang dry na dry. Pero mamumulaklak din siya, pero makita nyo hindi siya masyadong malusog. Kaya sa akin, yung iba naman, siguro baka gamay naman nila yung ganyan. Abono sila ng abono. Dilig sila ng dilig. Siguro. Pero sa akin, hindi ako masyado na kuwan dito. Siguro walang ano, hindi masyadong malusog yung ganitong lupa na paglalagay ng puro na buhangin na ganito. Tinesting ko lang ito. Isa lang ang ganito ko. Ito, isa lang. Ayun, lahat ng alamang ko dyan eh, iba. Rice hull. Saka yung isa nga na yun, puro na ano. Puro na sandy soil. Garden soil. Ang lusog oh, makita ninyo. Watermelon kiss pa to. Nakita ninyo ang ganda. Buhay na buhay yung mga dahon. Yung bulaklak niya, napakarami. Ayan din naman yung ano, rice hull yung mga yan. Hindi naman yung mamulaklak, ang dami. Pero yung pinakita ko sa inyo na yung isa na yun, yun o. Yun, nakita nyo, kukunti ang dahon niya. Kukunti rin ang bulaklak. Yun ay puro na ano yun. Buhangin. Ayan.
Ah, di ba? Alam na natin ngayon kung alin ang pinakamaganda. Pero sa akin dito, halong rice hull pa rin yung pinaglalagay ko. Pero kasi marami naman nga sa nauulit ko na lang pandagdag pero itong pinaka the best. Itong purong garden soil. Nandito na lang ang video ko kasi ano, alam niyo, marami akong mga nauulit-ulit. Alam niyo na, pasensya na kayo. Ayan, i-share ko na sa inyo yung pinakamagandang potting mix sa mga crafted lang yan. Hanggang dito na lang at maraming salamat at suportan nyo. At yung mga pagkawang pa lang, pag napanood yung video ko yung ito at nandustuhan nyo, please like, share, and subscribe. Pakihit na ring notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bye-bye!